Isang malaking hakbang para sa mga abogado ni Mary Jane Beloso ang paghiling ng DFA ng executive clemency para maisalba ang buhay ng Pinay mula sa death row sa Indonesia. Sinigundahan naman ito ng Citizens Crime Watch, ang naging hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipaubaya sa DFA na pangunahan na mausapin tungkol sa mga sensitibong kasong tulad nito. May ulat si Clazel Pardilla. 12 taon na buhat ng hatula ng parusang kamatayan ang Pinay na si Mary Jane Beloso dahil sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga sa Indonesia. Pero sa unang state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Indonesia, hiniling ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas ang executive clemency para kay Mary Jane. Hiningi ng ating Foreign Affairs Secretary si Enrique Manalo ang executive clemency para kay Miss Mary Jane Beloso. Inihain niya ito noong September 4 sa kanyang counterpart, Minister of Foreign Affairs Retno Marsudi, sa sidelines ng pagdalaw ng ating Pangulo sa kanyang state visit kay President Joko Widodo. Ayon kay Minister Marsudi, ihahain nila at isasangguni sa kanilang Ministry of Justice. Makabuluhan para sa National Union of People's Lawyers na tumatayong legal counsel ni Mary Jane ang hakbang ng DFA upang tuluyan na maisalba ang buhay ni Beloso na higit 12 taon ang nakakulong at nasa death row ng Indonesia. Ayon sa NUPL, gaya ng Pilipinas, kinikilala at iginagawad-an niya ng Indonesian government ang clemency bilang executive power. So yung pagpapatawad, it's an act of grace coming from a government sa isang taong sa tingin niya ay nagkasala sa ilalim ng batas. So yun, hope natin na mahingi natin yung clemency from the Indonesian government para mapalaya na si Mary Jane kasi inosente nga siya. Siya ay biktima ng human trafficking at matagal na rin naman siyang nagdusa sa pinitan. Sabi naman ng pinuno ng Citizens Crime Watch na si Attorney Ferdinand Topacio, hindi tulad ng gobyerno ng Pilipinas, mas mahigpit ang bansang Indonesia sa pagbibigay ng clemency sa mga nasangkot sa ilegal na droga. Kailangan din anyang mapatunayan ng taong humihingi ng clemency na siya ay nagsisisi, nagbagong buhay at naging kapaki-pakinabang sa loob ng piitan. Kung siya po ay binigyan ng penalty na kamatayan, ang commutation fee noon ay life sentence po. So, hindi po siya bibigyan ng kalayaan. Hindi lang siya paparilin ng firing squad unit. Siya po ay mananatili na kapitid habang buhay pa rin. Kaya ayon sa legal counsel ni Beloso, mas malaki ang posibilidad na mapauwi si Mary Jane kung si Pangulong Marcos Jr. ang lumapit kay Indonesian President Joko Widodo. Pero giit ni Topacio, tama lang nahayaan ng DFA na manguna sa sensitibong kaso ni Mary Jane. The call would have stronger impact, no, kung head of state to head of state yung naging usapan. Nonetheless, the Department of Foreign Affairs is acting under the authority of the President naman. Bawat pag-ialam sa internal affairs ng isang bansa, lalo na if you have a friendly relations with that country, ay parang na nakakaisulti po doon sa mga leaders ng bansa yon. Bago magtungo si Pangulong Marcos Jr. sa Indonesia, nagpaabot ng liham ang pamilya Beloso sa tanggapan ng Department of Migrant Workers hinggil sa kaso ng Pinay. Ipinangako naman ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang state visit na gagawing prioridad ang karapatan at kapakanan ng mga Pinoy abroad. Kasunod nito, tiniyak ng Malacanang na tutugunan ang pangangailangan ni Mary Jane sa piitan at sinigurong nasa mabuting kalagayan ang Pinay. Ang tuloy-tuloy ang pagbigay ng consular services ng ating embahada kay Miss Beloso at ayon sa kanila ay nasa mabuting kalagayan siya sa Wonosari Women's Penitentiary sa Yogyakarta. Ikinuha din siya ng abogado ng ayon sa batas ng Indonesia ng tuluyang maprotektahan si Miss Beloso. Clazel Pardilla para sa Bayan.